family, everyone. Kumusta po kayo? Lalong-lalo na yung mga kapwa kong OFW dito sa bansang Oman, ano po? And of course, dito sa Middle East. Kumusta po kayo lahat? Sana namang mapagpalang araw sa ating lahat, ano po? Kumusta? How's the COVID treating you so far? Ako po, medyo nakakatipid kasi dalawang beses na lang kumakain isang araw. Lunch saka hapunan na lang. Dahil late na gumigising, dahil late na rin natutulog, ano po? And of course, nakakatipid nga. Kaso, nadadagdagan naman natin yung ating timbang. Kaya itinago ko muna yung ano, weighing scale. So today, ano po, from the OWWA Quarantine Operation sa Facebook page, may nilabas silang announcement o kaya procedure for arriving OFWs. So this is very important, ano po, dahil lalong-lalo na yung may mga balak na magbakasyon o kaya umuwi sa Pilipinas the coming days. Kasi ito yung pagdadaanan ninyo. Ito yung i-expect yung pagdadaanan ninyo once na kayo ay dumating sa paliparan ng ating bansang Pilipinas, ano po. So there are 4 steps ano na inilabas nila. Yan, titingnan natin isa-isa and try natin pag-usapan isa-isa. Yung step 1 ano, arriving OFWs will immediately have swab test at the airport. So ang mag-a-administer po niyan ay ang Philippine Red Cross at saka Philippine Coast Guard. So while waiting po ng swab test results at quarantine facilities, OWWA will continuously provide accommodation and food assistance. So malinaw po ano, pagdating po ninyo doon, you will undergo swab testing. Habang inaantay niyo yung result ng swab test po ninyo ano, of course nasa quarantine facilities po kayo. And kung kayo ay OFW, OWWA will continuously provide accommodation and food assistance. Malinaw po yan, ano? So, habang inaantay nyo yung test result, you will be staying in a quarantine facilities. So, step 2. Swab test results will be released by the Philippine Red Cross. Philippine Red Cross submits results to Bureau of Quarantine. This will take approximately 3 to 5 days. So, ayan. 3 to 5 days. So, hopefully, matapos ng mas maaga para konting araw lang kayo mag-stay sa quarantine facilities. So, if tested negative, they are allowed to go home. Kung negative ka ng COVID-19, home sweet home ka na. If tested positive, they are endorsed, referred to hospitals. Yan. Diretso na kayo sa hospital kung positive kayo. Galing kayo, of course, sa quarantine facilities. If cleared, Bureau of Quarantine issues individual certificate. Department of Interior and Local Government coordinates with home local government unit. So ayan po ano, malinaw po yan. Pag meron na kayong mga certificate, magkipag-coordinate na yung DILG sa local government unit o kaya doon sa final destination ninyo. So step 3, transportation assistance will be provided by the Department of Transportation. OWWA will shoulder the cost for mercy flights and voyages to Visayas and Mindanao. Ayan po, malinaw po yan. For those OFWs, ang final destination nila is Visayas and Mindanao. OWWA po mag-shoulder ng cost ng mercy flights. And of course, step 4, home sweet home. Ayan po, ano? So basically, you will, sa procedure na nilabas ng OWWA, you will expect ano po na you are going to stay in the quarantine facilities habang inaantay nyo yung test result niyo. Approximately na sinabi nila is 3 to 5 days. Itong mga approximate days na binigay ano is maraming of course yan ng mga factor. Siyempre kung gaano kadami ba yung result na itetest nila, sino ba yung magtetest. So hopefully mas mabilis na ilabas yung test result para mas mabilis din kayong mag-stay sa inyong quarantine facilities at makadiretso na kayo sa uwi, sa pag-uwi sa inyong mga bahay, ano po. So ayan po yung mga procedures, ano po, for arriving OFW, so kaya yung mga babalik na mga overseas Filipino workers sa Pilipinas. Ayan po ang asahan ninyong pagdadaanan ninyo once na lumapag kayo sa airport sa ating bansang Pilipinas. Sa tingin ko, pagpasensyahan nyo na lamang po para na rin na po sa ating safety. At of course, safety ng ating mga dadatnan, mahal nating
sa buhay doon sa Pilipinas. So we have to undergo this testing and of course pag-stay sa quarantine facilities. So yun lamang po, ano, like this video and of course pag-share na rin po ang video ito. Like and subscribe sa ating YouTube channel. Pakiclick na rin po yung bell icon para kung meron akong ilabas na mga bagong video, makikita nyo po ko agad. So yun lamang po. Magandang araw. Stay safe and God bless.